At sa iba mga balita po ay 12 opisyal ng AFP at PNP ang pinapatawag ng NBI para ipaliwanag ang pagkakasangkot nila sa pagkamatay ng 13 katao sa Atimonan, Quezon. May live report si Mav Gonzalez. Mav? Gigi, sa ngayon may duda pa ang National Bureau of Investigation sa pahayag na engkwentro ang naganap sa isang checkpoint sa Atimonan, Quezon noong January 6 kung saan 13 katao ang nasawi. Ayon kay Virgilio Mendez, Deputy Director for Regional Operations ng NBI, marami ro kasing dapat isaalang-alang at mapatunayan para masabing engkwentro ang naganap. Di pa man malinaw kung engkwentro, ambush o rub out ang naganap ayon sa NBI, base sa pahayag ng mga saksi at sa bullet trajectory exam ng forensics team, lumalabas na may nagpaputok mula sa loob ng SUV. Ngunit inaalam pa nila kung kailan at anong klaseng putok ang narinig. May nakuha kasing 4 na slugs at mga piraso ng basyo sa loob ng 2 SUV. Isa sa ilalim sa matching ang mga nakuhang basyo at tingga sa site, sa mga baril ng mga nasawi at maging ng mga police military operative na kasama. Nag-re-autopsy na rin ang NBI sa 11 bangkay. Di pa raw kasi nila nalolocate ang 2 pa. Sa Biyernes naman, Jiggy, naasahang lalabas ang resulta ng autopsy, ballistics at paraffin test. Di pa raw nato-turn over sa NBI ang report ng PNP. Hindi rin nila alam kung nasaan ang balang nakuha kay Marantan. Ngayon pa man, magsusumitin na sila ng kanilang unang report sa kaso kay Justice Secretary Laila De Lima ngayong araw. Samantala, sinabina na ng Death Investigation Division ng NBI ang 12 sangkot sa nasabing checkpoint. Ipinatawag sila sa Miyerkules para magbigay ng pahayag sa NBI headquarters. Jiggy? Maraming salamat, Mav Gonzalez.